Yan po yung nasa picture na yan. Yan po ang mismong mangyayari sa araw ng rapture. Si Jesus, sasalubungin tayo, nakasuspend siya, hindi tatapak ang mga paa niya din sa kalupaan. At least for 7 years na medyo magbibigay siya sa atin ng reward sa langit. Pero hindi ako naniniwala na 7 years aabutin dahil siya ay Diyos. Pwedeng isang second lang mabigyan niya yung mga rewards natin. Pero kung ano yung gagawin natin sa langit, yan ang nakakamangha. Hindi po ba? So, yan po ang eksena. Pag tayo po ay na-rapture, makikita natin si Jesus sa air. Nakaganon yung kamay niya. Halina kayo, nakangiti siya, todong ngiti niya. Masayang, masaya siya. Tapos ako ang gagawin ko, Lord Jesus, thank you for saving me. Tapos si Jesus pupunta. Halika na anak. Na-imagine nyo yan. He will embrace us individually. Siya ay Diyos. Hindi siya lakot ng time. Kaya po niyang gawin yan. No? Nang minsan na lahat tayo i-embrace niya. Punong-puno siya ng ngiti. Nakangiti siya ng todo. Tapos sasabihin niya, thank you for accepting my free gift of salvation. Ngayon ang mangyayari sa rapture. Masayang araw po ang rapture sa mga believers. Okay. Ang nakakalungkot po, may i-debunk akong konti. Yung mga pag narinig na yung rapture, doom and gloom, ayan. Even mga Christians, ha? Huwag kayo, may mga nangangaral, yung mga perverted na mga Kristiyano. Pag sinabing rapture, parang tinatakot nila mga tao. No, hindi po. This is a very, very wonderful, amazing, and happy event. The grandest, happiest event sa buhay ng isang Kristiyano. Oo, nanampalataya tayo kay Jesus. Naborn again tayo. Pumasok na sa atin ang buhay na walang hanggan dahil binigay na sa atin ng Holy Spirit. Tandaan niyo, Holy Spirit po, Diyos. He's a person, no? Siya ang ikatlong person ng Trinidad na pumunta po sa atin. Pumasok sa atin. Amen? So, naka-indwell po sa bawat believer ang banal na Espiritu Santo. Kaya pagdating ng araw na yan, napaka ligaya. Okay? Yan ang yung tinatawag na blessed hope. Ano yung pagkakaiba ng blessed assurance sa blessed hope? Okay, yung blessed assurance, nagkaroon na tayo ng salvation through faith. Nagkaroon na tayo ng salvation, sigurado na yung salvation natin, hindi na ito mawawala kahit kailan. Ngayon yung blessed hope, rapture. Tandaan nyo, si rapture, nireveal lang kay Paul. Paul, disipulo para sa mga Gentile na kagaya po natin. Okay? At ang ibang disciples sa mga Jews, sa mga Hudyo, may dispensation po talaga. Meron tayong tinatawag na rightly dividing the word of truth. Pag walang dispensation, hindi mo makikita yung kaningningan ng ginawa ni Kristo sa cross. Hindi mo makikita na may finished work siya. Hindi mo makikita na napakahalaga natin kay Jesus. Sapagkat ang gagawin mo, pag hindi ka naniniwala ika sa dispensation, Genesis to Revelation, maniniwala ka na iis ang konteksto niyan. Hindi po yun. Hindi po ganoon. Ano po? Tayo po ay mga Kristiyano, tayo po ay church age. Pinakamaganda, bongga, na-receive natin ang buhay na walang hanggan dito po sa church age. Na-receive natin ang salvation dito po sa church age. Pinakamasarap pong maligtas dito po sa church age. Di ba? Kasi, ako, hindi po ito pananakot. Pagdating ng susunod after the rapture, may mga naiwan, pasok sa tribulation. Then another 3.5, great tribulation. Maliligtas ba sila? Of course. May grace ba si Jesus doon? Of course. Hindi po nawala ang grace ni Jesus. Hindi ako naniniwalang nawala yung grace. Alam niyo kung bakit? Dahil may prinubide pa rin na paraan si Jesus para maligtas ang mga tao during the Great Tribulation. Huh? Ang lupit na nga nang nangyayari sa Great Tribulation. Brother, masasabi mo meron pang grace? Meron. Ano yung grace doon, brother? Tanungin niyo ako. Sasagot ako. Ano yung grace doon? Yung pagpapapugot po ng ulo, yun po ang grace. Ano? Shockingly, it is. Paliwanag ko ha.
Alam niyo po ba kung bakit? Narinig, malamang madalas po natin mabasa yun sa Hebreo, without the shedding of blood, there will be no remission of sins. Pag walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan, therefore, walang kaligtasan. Amen? Amen. Okay, makinig po mabuti. Sa Old Testament, ano yung paraan ng Diyos upang maligtas ang tao? Holy of Holies, sa pamamagitan ng isang high priest. Amen, pare. Okay? Makinig po mabuti. Importante po to. At magdadala sila ng hayop. Tinatawag na sin offering nila. Okay? At ito, sin offering na ito, they will present it to the high priest, kung sino may nakatoka. At kung sino yung nakatoka ang high priest doon. Then yung nakatoka na yan nga, high priest, check ngayong offering mo kung marumi, kung may galis, gasgas. Gasgas lang, ha? Hindi pwede. Yung mga parang galos or something like that, you know what? Hindi pwede yon. So, pag may nalaman siyang, nakita siya ka natin na blemish or galis, ay, marumi, may nakita ko sa paa, may sugat pala doon. Humanap ka ng iba. O, naghanap siya ng iba. Let's say, inabot siya ng 2 days sa paghahanap dahil naghunting pa siya, ano eh. Okay, nakakita siya. Present niya ulit. Paano niya? Ano kaya po eh? Ginaganon pa niya yung kanyang ano, balbas. Let me see. Malinis! Approved! 100% approved! Yay! Ano? Ba tatalo naman yung opero? Okay, anong gagawin ngayon ng high priest doon sa let's say yung kanyang inoper na baka? Yun po ay kanya pong papatayin at yung dugo noon i-sprinkle niya doon sa Holy of Holies. And then lalabas yung high priest, i-declare niyang righteous yung operor o yung nag-offer. Okay, bumalik ka matapos ang isang taon sapagkat mag-o-offer ka ulit. Why? Dahil na-i-expire po ang kapatawaran ng Diyos during the Old Covenant. Ngunit, makinig pong mabuti, ano yung grace doon? Old Testament pa lang nandun na yung grace eh. Ano yun? Yung pag-o-offer ng mga hayop. That's grace. It pictures Jesus. It pictures His love. It pictures His finished work on the cross na gagawin niya after ilang years na pagbaba niya sa lupa. Diba? Siya po yun. Natatandaan po ninyo nung inutusan ng Diyos si Abraham. Sabi niya, ialay mo ang kaisa-isa mong anak. Ang iyong kaisa-isang anak. Sa English, your only son. Pag narinig natin sa English yung your only son, sino pumapasok sa mga kukote natin? Sa mga isipan natin? Si Jesus. Diba? Ngayon, si Abraham, hindi po siya nag-hesitant. Isaac, let's go! Hunting! Kani Abraham? Masaya pa si Abraham. Come on! Let's go! Dad, nasan po yung kordero? Nasan po yung tupa? Sabi nung tatay niya, God will provide the lamb. See? Nakita niya yung faith ni Abraham. Pero hindi naman tayo nakafocus na sa faith ni Abraham. Malamang umiyak din siya. Amen. Pero hindi pinapakita kay Isaac. Ginapos niya si Isaac, ganun. Sasaksakin niya na, oops, no, huwag mong sasaktan ng manak mo. Huwag mong sasaktan ng bata dahil may lamb na doon, nakita nila, na natrap, ane? Yun po ang kanilang inopen. Yung natrap na lamb, yun yung prinubide na lamb. Picture yun ni Jesus Christ. Kaya sa Old Testament, dahil dun sa pagbububo ng dugo ng mga hayop, nandun pa rin ang grasya at biyaya ni Jesus Cristo. Makinig pong mabuti, importante ito. Nandun pa rin ang grasya, ang biyaya. Kaya ang grace ay forever. Pero ang pinakatalagang bongga na talagang masasabi natin covenant o dispensation, ito pong church age. Sapagkat hindi na kailangan bumalik kada taon ang mga offerers dahil merong isang sin offering, siya po ay Diyos na naging tao. Yan po si Jesus Christ. Sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth on Him will not perish but indeed will have eternal life. Amen? Parang sirang plaka ba? Of course not. It's
very beautiful. Kada narinig ko yan, tumatalo ng puso ko. For God, so intense yung so. Intense, it means so, so. So loved us. So great a love that the Father has for us. He gave His only Son for us. The Lord Jesus Christ Himself. Amen? Ngayon, kung sino man, makinig, ang maniniwala lang doon sa pagkamatay ni Hesukristo sa cross, na bubuo ang dugo niya para bayaran ang kasalanan natin, paniwalaan mo lang yun, maliligtas ka. Amen? Yung iba, paano yung good works? Oops! Pag naligtas ka, makakagawa ka ng good works. Dahil indwell na nga sa'yo ang Holy Spirit. Unfortunately, that's not our topic for today. Kaya kung may mga gustong maulit dyan, sorry po kayo. Okay, so dito po sa Covenant of Grace, Church Age, bongga, pinakabonggang covenant. Wala akong masay. Thank you, Jesus. Amen? Ito po yon. So ano ang provision ngayon dito? Ano ang grace dito? Grace is not a doctrine. Grace is a person. Si Jesus, siya mismo bumaba. Bumaba ang Diyos. God Himself, the God Almighty, became a human being. Yun ang grace. Grace personified. That's Jesus. That's our Jesus. Our wonderful Jesus. Tinanggal siya sa cross. Ibinalot, inilibing. After 3 days, nabuhay siya. Ayan ang pinaka-resibo ng ating kaligtasan. Amen. So, si Jesus, nabuhay na magmuli, nagpakita sa mga disipulo, pumunta na sa Mount of Olives after 40 days, nagpaalam na rin, sabi niya, gawin yung disipulo ko lahat ng buong mundo. Binyagan niyo sila o bautismuhan sila in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Diba? Yun ngayon ang tinatawag nilang Great Commission. Wala po sa Bible yung term ng Great Commission, pero bininyagan nilang ganun. Binansagan nilang ganun. Sige na nga. Para lang may masabi, di ba? Maganda pa rin naman. Okay lang din. Okay, right after that, pasok na ang church age nung dumating ang Pentecost. Alam naman natin yung Pentecost, nakapagsalita sila sa iba't ibang wika. Amen? Nakapagsalita sila, ngunit yung mga wikang sinasalita nila, talaga mga nag-i-exist na wika. Hindi ko tulad ng mga ginagawa ngayon. Ano naman yun? Hindi po ganun, ha? Yung mga ginagawa ngayon, nagbababal ng kung ano-ano mga sinasabi. Hindi nag-i-exist yung mga wikang yan. Pero yung mga narinig ng mga tao doon sa first, di ba? Doon sa first Pentecost ay, doon sa araw ng Pentecost, ako sana, ito po ay, ano, mga talagang wika na ginagamit ng mga tao. So, yun po, nagkaroon ng kamangha-mangha doon. Pasok ang church age. Hanggang ngayon, church age po tayo. Makinig. Ang kaligtasan ngayon, maniwala ka lang doon sa tinapos na gawa ng Jesus, maliligtas ka. So, ang kaligtasan natin ngayon, si Jesus mismo. Sa Old Testament, di ba, ano pa lang siya, naka-conceal. New Testament, na-reveal siya. Amen? Ganda. Saan ka pa? Diba? Sa Old Testament, shadow siya. Shadow pa lang, hindi pa pinapanganak si Jesus. Dito sa New Covenant natin ngayon, siya ay substance. Jesus Himself is the substance. Amen? Pero, matatapos ang church age. Matatapos ang grace. Period. Pero hindi matatapos ang grace. Ah, mahirap bang unawain? Hindi. Ako hindi ako nahihirap ang unawain. Nandoon ang grace. May provided siyang grace. Makinig. Tapos na ang church age pag dumating na si rapture.
Siyempre, ito na po yung nasa picture. Ganda. Tumantawa si Jesus. Come on! Tumantawa siya. Basta ako, yayakapin natin si Jesus. Jesus, ay, yayakapin natin. Lord, thank you, thank you. Diba? Tapos, ano nga tayong gano'n? No? Gagano'n nga tayo sa likod natin. Ano pa? Gagano'n yung mga buhok natin. Oh, kumusta na kayo? Gano'n. Diba? Pagkatapos, makinig po mabuti. Importante po to. Sa lupa, delubyo, salot, antikristo. Yan, ang inabot ng mga nag-reject kay Jesus. Okay. You might think na parang, ay, wala nang paggawin sila, naiwan sila. No. God provided a way still of saving those people. That's why I say, that's grace. May grace pa rin. Di ba? Ano yan? Magpapugot ka ng ulo, yun ang grace. Tingnan mo, pasaway ka dito sa lupa. Nung church age, ayaw mong tanggapin ng Panginoong Jesucristo. You want to do things your way. Naiwan ka. Kung tutusin nga, dapat nga, wala ka ng pag-asa eh. But still, regardless, Jesus' heart is full of compassion, grace, pity, and love. Overflowing love. Ano ngayon ang masasabi mo? Ikaw na pasaway sa church age na naiwan sa rapture, nag-provide pa rin siya ng way. Palakpakan natin. Anong way yun? Siguro tontuwa sila. Anong way para maligtas? Magpapugot ka ng ulo. Siguro nila. Di ba? Biglang, 360 degrees. Wala silang choice than to do it. Do it! Do it! Do it! If not, magpatatak ka ng 666. O paano naman pag ganito? Okay, bigyan ko yung scenario. Hindi nagpatatak ng 666 pero nagtago sa kung saan-saan. Anik-anik. Pagpalagay natin nakaligtas siya, namatay siya, impyerno pa rin siya. Kasi nakalagay po, makinig mabuti, eh? Nakalagay po sa Revelation chapter 20 o Revelation, yeah, Revelation 23 yata yun, no? 20 and 3 verse 3. Yung mga nakita kayo mga pinugutan, ganyan, di ba? Ayun. O 4 yata, something like that. Tingnan lang po yung check nyo. Pagpapapugot talaga ang way upang magkaroon ng salvation, to attain salvation during that period. Masaklap na period sa kasaysayan ng buong sangkatauhan. Oh my Jesus. OMG. So sad. So sad. Di ba? So sad for them. Who refused the gospel of the Lord Jesus Christ. Pero happy tayo, na-rapture tayo, di ba? Pero wag kayo, ang bait pa rin ng Panginoon. Jesus, ha? Kaibutin niya. Balik tayo dun sa mga sinabi. Anong paraan para maligtas kami? Pwede pa pala, may faith kami kay Jesus. Malaman sabihin na, may faith na kami kay Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ang Panginoon. Sige, pas kayo, pasalan ka nun. Alive, alive. Ganun na. Okay. May faith na kami kay Jesus. Maliligtas na kami. Sasabihin ng mga nangangaral na angels. No. Kailangan niyo magpapugot ng ulo para ma-shed ang blood ninyo. Dahil hindi na pwede yung blood ni Jesus ang ma-shed. Makinig pong mabuti. Kasi, tinanggihan niyo siya sa church age. Pero may faith kayo sa Kanya, pero may grace pa rin siya sa inyo. Blood nyo nga lang. Kaya magpapugot na sila. Pero marami po magpapapugot kasi nakalagay doon, maraming pinugutan para kay Jesus. Hallelujah. Amen. Okay. Inabot tayo. Wow, diretso. Naka 19 minutes na pala ako. Lord, thank you po. Very happy lang po talaga ang pag-uusapan yung mga end times. Kasi alam natin kung saan tayo nakalugar eh. Alam natin yung lugar natin sa mga bisig ng Panginoon tayo. Hindi tayo. Alam niyo yung kanta ng Hillsong, In Your Hands? Pakinggan niyo yan sa YouTube, maiyak kayo. Di ba? Ang ganda ng awaiting yan. Hillsong, In Your Hands. Type niyo. Sa Spotify, meron din. Amen. Ang ganda ng plano ng Lord sa ating mga believers niya.
Kaya ito naman po sasabihin ko, upon hearing this vlog or video, whatever you call this, pag narinig mo na, panood mo na ito, please lang, mag-desisyon ka na. Huwag mo hayaan na mabot ko dun sa sasabihan ko ng mga angels na magpapugot ka pa ng ulo. O, diba? Decide now. Bye-bye.